Chris Aquino umaming may bago nang nagpapatibok ng kanyang puso. Nilinaw na matagal na silang hiwalay ni Batangas Vice Governor Mark Leveste at wala na umano siya planong makipagbalikan pa dito. Trending at usap-usapan sa social media ang naging panayam ni Ogie Diaz sa Amerika kay Queen of All Media Chris Aquino at sa anak nitong si Bimby sa latest episode ng vlog ni Ogie Diaz. Isa sa natalakay ni Chris Aquino sa eksklusibong panayam sa kanila ni Ogie ay ang tungkol sa estado ng relasyon nila ni Mark Leveste. Nilinaw ni Chris na Nobyembre pa lang ng nakaraang taon, nagkalabuan na sila dahil sa mga bagay na nalaman tungkol kay Mark na hindi umano niya nagustuhan. Sinubukan umanong ayusin, subalit Pebrero nang tapusin na nila ang kanilang ugnayan. Bukod dito, malaking bagay ang minsang nasabi umano sa kanya ni Bimby. Mama, I don't think you really love him. I think you're just sad. Tumatak yun sa akin. Sabi ko, yeah, that's true. At nang matanong kung mabibigyan niya pa ito ng isa pang pagkakataon, diretsahan ang naging sagot ni Chris. Kung sumusubok man, sarado na yung pinto, and I never confirmed publicly. Paalala ni Chris na huwag na rin umano dapat tanungin ng publiko si Mark patungkol sa kanyang kalagayan. Mas may alam pa umano si Ogie Diaz sa mga nangyayari umano sa kanya. Huwag niyo na siya tanungin kung kumusta ako kasi hindi naman niya talaga alam kung kumusta na ako. Kasi wala nang communication doon, kinumpirma ni Chris na may bago umanong nagpapatibok ng kanyang puso. He's a doctor based in the Philippines. Nang mausisa ni Ogie Diaz kung saang bahagi sa Pilipinas, sagot ni Chris sa Makati. Ito umano ang rason kung bakit malakas ang loob ni Chris na umuwi sa Pilipinas sakaling maging maganda ang mga isasagawa sa kanyang gamutan. Agad din niyang nilinaw na ang bagong pag-ibig ay hindi rason kung bakit sila naghiwalay ni Mark. Hindi sila nagkasabay. May malaking gap naman mula Pebrero at hindi sila nagkasabay. Walang nag-overlap at hindi siya yung dahilan kung bakit hindi kami naging okay, tungkol naman umano sa bagong nagpapatibok sa puso ni Chris, sinabi niya ang profesyon nito at kung saan matatagpuan. He's a doctor based in the Philippines. Sa Makati, ito ang rason kung bakit malakas ang loob ni Chris na umuwi sa Pilipinas dahil alam niyang may mag-aalaga sa kanyang kalagayan pagdating dito. I feel na alagaan niya ako and important yun sa taong may nararamdaman na mahirap gamutin. Kasi you need someone na pwede mong masandalan. Yun lang yun siguro, dagdag pa ni Chris, maaring sa katapusan ng Setyembre ay babalik na siya ng Pilipinas at dito na muna ipagpapatuloy ang kanyang gamutan dahil miss na niya ang Pilipinas at ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak.